Alam natin, nagpasabog na ang Panginoon pagkapala kanina pa umaga. At hanggang ngayon, ay tumatanggap tayo ng mga biyaya niya, ng mga blessing niya. Amen. Sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. So sa araw pong ito, sa gabi, sa hapon pong ito, nawa ang gawain po ng ating Panginoon ay magsilbing kalakasan po natin, maghatid sa atin ng kagalingan, maghatid sa atin ng iba yung kalayaan, pagkapala, maaari sa gabing ito, sa hapong ito, ay matanggap po natin ating mga panalangin at makatanggap tayo ng paghipo ng ating Panginoon sa isang espesyal na paraan. Amen. Praise the Lord, awit tayo sa Panginoon. Ako'y mangha. Amen. Habang inihanda ating mga puso at sarili. Sa paglingap mo, dahil sa dugo mo, ako'y lumaya.
buhay ko iyong nilinis na lubos. Ang sala ko'y pinawi mo. Verse 3, tayo na tayo ng mga kapatid. Hallelujah. Tatanong kung paano, yes Lord, paano mo inaabot ang tulad ko? Bakit patuloy ang gulong sa aking puso? Yes Lord. Kahit lumilimot, sumusuway sa'yo. Yes Lord. Ano kaya ang buhay ko kapag wala ka? Yes, Lord. Kapag wala ang iyong biyaya at salita, walang ibang sukli kundi pasasalamat. Aking Ama, salamat po sa tinig mo. Ako'y mangha sa pag-ibig mo. Namamangha sa pingap mo. Dahil sa dugo mo, ako'y lumaya. O buhay ko, sala ko'y pinawi mo. Mamangha sa pag-ibig mo. Mamangha sa pag-ibig mo. Dahil sa dugo mo, ako'y lumaya. Yes, Lord. Buhay ko inyong nilinis na lubos. Sala ko'y pinawi mo. Yes. Sala ko'y pinawi mo. Oh, hallelujah. Kamanghamanghang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na tumawag sa atin. Hallelujah. Tayo lahat ay manalangin habang nangyayako sa Bata Joseph para sa pagbukas sa panalangin. Tayo lahat ay yuyuko ngayon. Amen. We praise and thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, God, paano kung, Lord God, hindi mo nilinis ang aking puso? Paano kung, Lord God, pinabayaan mo kung, Lord God, na nandun sa lusak ng kasalanan, oh God? Kaya salamat po, Panginoon, dahil ngayon naranasan ko, Panginoon, na Lord God, na nasa piling mo, naranasan ko, Panginoon, na Lord God, makita ang liwanag na nagmumula sa iyo, Ama. Kaya Lord God, marapat, Panginoon, na ibalik sa iyo ang kapurihan, balik sa iyo ang pasasalamat, ibalik sa iyo, Panginoon, parangal, dahil ikaw ay karapat dapat, oh Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil Lord God, mayroong patuloy na gawain, Panginoon, na nandito, oh Lord God, na yung tinatanggap ang pagsamba ng iyong mga anak. Dahil sa mga kapahayagan na ibinubuhos mo, Panginoon, Lord God, kulang pa po, Panginoon, ang kapahayagan, Panginoon, didagdag mo araw-araw sa aming buhay ang mga kapahayagan, Lord God, upang lalo kami, Panginoon, pumaroon sa Espiritu, lalo kaming mapalapit sa iyo, lalo naming maranasan, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Lord God, narito, Panginoon, sa aming pagkakatipon, Ama. Amin pong tinitiwala sa iyong lahat. Pinapasakop, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Pabayaan mo, Ama, Lord God, na bawat isa'y maparoon sa Espiritu ng pagsamba. At Lord God, na maramdaman namin, Panginoon, kung ano ang nararamdaman ng nasa langit, Panginoon. Lord God, dahil sinabi mo, Panginoon, na kami ngayon ay nakaupo sa dako ng kalangitan na kasama mo. Kaya marami po salamat, O Lord God. Hindi lang nawa na ito'y salita na aming narinig, kundi, O Lord God, maranasan po ng bawat isa sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng iyong salita, Ama. Lord God, kikilos ang Espiritu sa aming kalagitnaan at ikaw ay aming mararanasan, Panginoon, na ikaw ay buhay, ikaw ay totoo, ikaw ay, Lord, tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord God, mayroong mga kahilingan marahil dito. Alam namin, Panginoon, bago pa ibuka ng aming mga bibig ang kahilingan, Panginoon,
Ito yung tinugon na kaya meron kaming katiyakan, O Lord God. Lord, sa hapong ito, Panginoon, minsan pa, ibuhos mo, Panginoon, ang iyong pagpapala. Lord, pakilusin mo ang iyong spirito sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang, Lord God, mawala kami sa aming mga sarili. Kami pumaroon sa spirito upang makipagnig sa iyo dahil yun po ang aming kailangan, Panginoon. Madilim ang magulo, Lord God, hindi na namin maintindihan ang gawa ng sanlibutan. Dapat, Lord God, pinaparanas mo ito sa amin upang ma-identify namin, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, kung gaano ang iyong mga gawa. Kaya salamat po, itinataas ka namin, O Lord God, pinapupurian. Minsan pa, Panginoon, sa kalagitnaan ito, O Lord God, ikaw po ay maparangalan. Maraming pong salamat. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong bawat lingkod na magmi-ministry sa hapong ito, Panginoon. O Lord God, upang gumanap kami na may pagkakaisa sa Espiritu, O Lord God, upang ikaw ay malugod at, Lord God, gampanan mo, Panginoon, ang pagpapala sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Wow. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Amen. Welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon habang po tayo umawit sa Panginoon. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am Amen. Glory. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuloy nga po na kailangan natin ng Espiritu Santo habang tayo naglalakbay. Kung paano ang bayan ng Israel ay hindi pinabayaan ng Panginoon dahil ang pillar of clouds, pillar of fire ay sumakal nila. Dapat napakaswerte po natin, napakapalad po natin, hindi pala swerte, napakapalad. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang Pillar of Cloud, Pillar of Fire, ay nasa puso na natin ngayon. Kaya, salamat sa Panginoon at tayo hindi niya pinapayaan. Alam natin, tatagumpay tayo kapag kasama natin siya. Amen. Not only the mechanics, but the dynamics. Amen. Ang kailangan natin para ma-express tayo ng buhay ng ating Panginoon. What we need is a Pillar of Fire. Glory. Thank you, Lord. Lead is the pillar of fire, leading the church of God again. Glory, hallelujah. Leading them back to the Bible, leading them away from sin, showing the resurrected Savior. Amen. Showing himself alive again. What we need is the pillar of fire burning in the hearts of men. Hallelujah. Thank you, Lord. Pillar of fire, let the children of Israel, let them out of Egypt land. Glory. Let them to the rock, breathe the water, let them to the manna in God's hand, let them to God's holy mountain. Yes, God used to speak unto them, but been as them, yeah, hear them to the promised land. Glory, hallelujah. It's the pillar of fire leading the church of God again. Hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Leading them away from sin, showing the resurrected Savior, showing himself alive again. What we need is the pillar of fire burning in the hearts. The early church has the pillar of fire leading each and every day. Glory, showing to all the sinners
that Jesus is the only way. Without the blood, there is no salvation. Hallelujah! Without the Spirit, there is no life. What we need is the pillar of fire burning in the heart. So give me oil. Give me oil in my life. Give me burning. Glory, hallelujah. Give me oil in my life. Give me oil in my life. Give me burning. Give me my, not by might, not by mind, nor by power, by my spirit, says the Lord. Not by mind, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Lord, send up. It's bubbling, come on. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. We're singing and shouting. Jesus makes me whole. Some folks don't understand me, but I can have to sing. It's bubbling, 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 bubbling on my soul. Oh Lord. Luluxo, luxo, ang puso ko. Dahil sa ligayang natambo, tanggapin ko si Yesu Cristo. Amen, glory! Oh, my heart is jumping. Oh, my heart is jumping. For the greatest joy that I had found, since the day the Lord came into my heart. My heart is jumping up and down. Miss Amba, oh my. Oh, my heart is jumping up and down. For the greatest joy that I have found, since the day came into my heart. My heart been jumping up and down. Oh Lord, send the power. One last time. Oh Lord, send the power. Glory. Send the power just now. Oh Lord, send the power just up nice everywhere. Amen. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sa pawitin natin yung it's the Spirit,
Pagkat ang Espiritu Santo, siya ang kabuuan ng ating tunay na pagkatao. Kung wala ang Espiritu Santo, para tayong mga hayop na mababangis na nakalat sa kasama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's word that makes me whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. The Spirit leads your soul. If love could project, starting within this pride, the reason for her fears would all subside. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In all His ways, the love of Christ will shine upon her face. But her love let me know the price is never shown. The life in which the love in her has grown. Her love. Never win the heart of a lost and lonely soul. Yes, oh Lord. And make men whole. It's the Spirit. Amen. Yeah. It's the Spirit, the Holy Spirit. Don't you let God's Spirit fill your soul. Just let, yes Lord, just let your Spirit fill your soul. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thou art worthy to be praised, O God. Sa iyo namin pinapatungkol ang pagmamahal na yan, pagsambang yan. Ikaw ang karapat dapat kumuha ng pagsamba namin. Narapat ka sa iyong luklukan sa oras na ito. Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Makakapo na po tayong lahat. Amen. Napakaganda pong awitin. No praise could quite convey the love He's shown. Amen. Ang pagmamahal niya, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig sa atin na hindi po matingkalan, sabi ni Pumibiliya, ang ating pong naranasan sa oras pong ito. Amen. Sa oras pong ito, ay bibigyan po natin daan kung may mga maghahandog ng awit. Okay, kung wala, no? Alam ko po ang Ladies Choir ay umawit na po kanina. At ngayon po ay aawit sana sila sa pangalawang pagkakataon. Kaya lang po sa mga di naasang pangyayari ay... tawag dito ay hindi po sila
Kapag sama-sama ng bultuhan, ng malakasan. Amen. Sister Odette po ay may pinapaanak ngayon. Iba po ay mayroong ginagawa. So, nakaating naman sila kanina. Amen. Sino po ba pinagpala kanina ng umaga? May mga nag-live streaming. Alam niyo po, napakaganda rin po nang nangyayari kanina dahil ayon po sa balita, ayon sa kwento ni Pastor sa amin, marami po mga kapatiran na dumalo at halos mapuno-puno. Kasi ang spirit section, group ay hindi naman ganun karamihan kumpara sa 2, 3, and 4 na bride group tayo. Nakita po natin na kung saan po ay mas dumami oro sila kanina. O sa nagigibuhay tayo, minsan yung mga maliit na sakripisyong ito ay mayroong kaakibat na tawag nito, pagditiis ng konti sa atin. I mean, mas maganda kasi talaga na nambahan sa umaga pero minsan kinakailangan na magbigay daan para po sa karamihan. So sa os pong ito ay hindi tayo magpapakatagal pa. At tayo po tawag ito, magbibigay na po sa gawain ng ating Panginoon kung wala po maghahandog ng awitin. So, naalala ko po mga kapatid, bago natin tawagin ang ating kapatid na si Brother Ruben Herbano, naalala ko po ng araw, pag gusto mong magpapalit, punta ka sa Caltex, sa Shell, ano, sa mga gasolinahan. Pinakamadali magpapalit dyan. Pero minsan po, nakakalungkot. Mas madali rin magpapalit ngayon sa simbahan. Mas madali rin magpapalit. Kaya pag may natanong sa akin, papalit, sabi ko, umakit ka sa taas. Mas maraming barya doon. 20. Naalala ko po mga kapatid, no? Yung mga offering pala natin, nagkukwentuhan pala yan. Nag-uusap pala sa loob ng offering bag. Nag-uusap yan. Bawat hinuhulog natin, nagkukwentuhan yan. Eh minsan daw, nagkabangga ng ulo yung si 20, sino yan? Si Manuel Queso, no? Nagkabanggaan. Sabi, saan ka galing? Sabi nung 50 pesos. Sino yung 50 pesos? Si Osmeña. O sabi niya, galing ako sa ano eh. Galing ako sa simbahan. Puro sa simbahan daw ang bagsak ng 20 pesos. Pero minsan daw, minapasok, nakasalamin. Nakaganon, no? Si Ninoy, nagtaka yung mga bebentehin sa loob ng offering. Sabi niya, saan ka galing? Eh, madalas kasi ako, naroon ako sa Starbucks. Naroon ako sa mga sinihan. Ibinayad ako sa gantong malaking departamento, department store. Amen. Minsan-minsan lang daw po nakakapunta yung sininoy doon sa loob ng bag natin o sa loob ng ating offering bag. Amen. Sana po ay hindi magkauntugan minsan na naman ang ating mga offering. Ibigay po natin the best. No? Ang Panginoon po, minsan po ay tumambay siya, ganyan kinukwento ko lagi. Minamasdan niya yung mga nag-o-offering. Pero mas pinahalagaan po ng Panginoon yung mga tao na nagbibigay ng buong puso nila. Hindi yung dahil sa kailangan o hindi dahil sa pilitan, kundi ibinigay nila yung buong puso nila sa pagbibigay sa Panginoon. So sa oras pong ito, naisutaw si Brother Ruben Herbano para ipanalangin ating offering. Tapos mayroon tayong maliit na presentation sa ating Father's Day celebration ngayon. Tapos pagbati natin sa mga may kaarawan at mayroon ba bang ano? Birthday, take jack naman lang Brad. Mupo ka sa magandang pwesto dahil tatay ka. Lalo ako sa kakalaw, paglinggo eh. Merkulis nga pala ako, paglinggo mo pala ngayon. Okay, babatiin mo natin ang mga karawan. Pero bago yun ay welcome po natin ang mga bisita po natin sa oras pong ito. Okay, binabati po natin si Miss Cake Ann Malabanan. Invited po na ating kapatid Sister Lisa. Wow. Welcome, ma'am. God bless. Pumanatag ka lang dyan at natutuwa kami makasama ka sa araw pong ito. God bless. Sister K. Ann. Okay, announcement. Okay, June 28, next Sunday school teachers meeting at 1:30 p.m. Okay, July 7, 2015, Tuesday, men's overnight fellowship. Ang topic po ay Godhead Review dahil hindi po namin natapos yung part 1 ay sasubukan namin tapusin sa isang upuan sa sunod na July 7. Okay, sa isang buwan. Okay, July 18, third Saturday, 8 a.m. to 5, ay meron pong youth convention. Kaya alam ko may ikakasal sa araw na ito. Amen. December 23 to 26, Wednesday to Saturday, ay in-announce na rin pala ang December camp meeting natin sa Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang team po ay Evolving in the Spirit. Evolving in the Spirit. So, pinapaalala po sa mga kapatiran sa bride's group, yung group po natin ngayon. Ano ha? Sa susunod po na linggo ay June 28,
ay babalik po tayo ng panghapon uli. So konting sakripisyo para sa mga kapatid sa bride po natin. At pagkatapos po ng mga kapatid ay tatlong buwang singkad naman tayo puro pang umaga. Sabihin, July, August, September. Okay, puro pang umaga tayo. Huwag kayong atin ng hapon, pang umaga tayo. Okay, tapos sa October, November po, ang panghapon na tayo. Tapos sa sunod na December, ay lahat-lahat po tayo ay puro pang umaga. At wala na pong magpapanghapon. Okay, ang promise po sa mga magdiriwan ng karawan. No weapon, ano yun? Created for your harm will succeed against you. Isaiah chapter 54, verse 17. Ako mga kaparami rin po nagdiriwo ng kanilang karawan. Papanalangin po natin niya ngayon. Karawan po ni Sister Sally. Sister Sally Duarte. Amen. Praise the Lord. Happy birthday, Sister Sally. At si Seth Marcos Bumanlag ay nagdiriwo ng karawan. Kaya pa ng daming lobo sa taas, ha? Daming lobo kanina. Okay. At ngayon din, araw nito, si Brother Adjonel Barbazena ay nagdiriwan ng kanyang karawan. Amen, sa araw pong ito. At sa araw din nito, si Cecilia Enriquez ay nagdiriwan ng kanyang karawan. Kaya pala malaki-laking handaan. Amen. Sino ba? Happy birthday din para kay Brother Alexander Ibanez. Ngayon din araw nito, June 21. At Sister Zara Gerlan, sa Canada naman, ay binabati po natin siya ng happy birthday. At happy birthday din po Brother Manuel Ibanez, Tuesday, June 23. Happy birthday to Sister Maria, Maria Angelica Mahilom, Tuesday, June 23. Brother Deo Mercado ay magbe-birthday ng kaya, magdiriwan ng kanyang karawan sa Wednesday, June 24. Sister Armea San Juan ay sa Thursday naman, June 25. Uy, si Brother Maika. Hallelujah! Tayo magdiriwan pala ng kanyang karawan sa June 27, Saturday. God bless, Brother Maika. Uy, happy birthday po. At napakasayang pagdiriwan to dahil dalawang okasyon to. Isang happy na, isang birthday pa. Kaya happy na, birthday ka pa. Amen. Praise the Lord. May panalangin po natin may karawan sa oras nito at ganoon din ang ating offering. At kung may mga panalangin ko po kayo, ayan, sama na po natin sa panalangin sa gabi pong ito. Payuyin mo ko at manalangin. Dakilang Ama, minsan pa o Diyos kami, Lord, lumalapit sa iyong panan at kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, lalo na sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nagdaos ng karawan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa kanila. Maging sa bawat isa, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, dahil, Lord, kami yung mga, Lord, pinili mo, Panginoon, na pinahintulutan mo, Ama, na mabuhay sa ganitong klaseng mundo na napakadaya, Panginoon. O God, karapat-dapat kang mapasalamatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa nagdaos ng karawan, Ama. Lord, ang dalangin namin sa tuwi na, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto nila kailang buhay, Panginoon. At Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng trabaho, kung trabaho man ang kanilang kailangan, Panginoon. Ano man, yun, Panginoon, ikaw ang nakabatid sa pangailangan ng aming mga kapatiran. At ang nadalangin namin patuloy, Panginoon, na magamit mo ang bawat isa, Panginoon, para sa kapurihan ng iyong makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Kaya, Ma, salamat po sa bawat isa. Patuloy naming pinagtagubilin, Panginoon, Lord, ang panibagong hakbang ng kanilang taon muli. Lord, hayaan mo, Ama, na ang kanilang mga panyapak, Panginoon, ay patuloy na mabantayan ng bawat isa, Panginoon. Mabantayan nila, Panginoon, Lord, na lumakad, Panginoon, tungo, Panginoon, sa direction, Lord, kung saan, Panginoon, inihanda mo para sa bawat isa sa amin. Kaya, Ama, salamat po sa buhay ng bawat isa. Patuloy naming, Lord, itinataas, Panginoon, O God, maging mga kapatiran namin na, Lord, hallelujah, na nasa live streaming, Lord, na hindi nabanggit ang kanilang pangalan, Panginoon. Lord, na nagdaos din ang karawan, Ama. Kaya, O Diyos, sa iyo namin pinagtagubilin ang lahat, maging ang aming mga tithes and offering, Lord, mga pledges, Lord. O God, ang mission plan, Panginoon,
Lord, Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa mga bukas na puso, Panginoon, na magbigay. Lord, hindi mo tinitingnan, Panginoon, anuman kalaki ang aming naibigay, gaano man kalit ito, kung ito'y mula sa aming mga puso. Lalong higit, Panginoon, ang aming buhay, Lord, ay pinagkatiwala namin sa iyo. Lord, nawa ito'y mainam. Lord, maging mainam na samyo sa iyo, Panginoon, ang buhay namin. O God, hayaan mo, Panginoon, nang lahat na malikom, Panginoon, na salapi, Panginoon, ay magamit lamang, Panginoon, para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Kaya salamat po ng marami, Ama, sa iyo namin. Lord, binabalik ang lahat na kapurihan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Wagas, kailan may di magwawakas, buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Yung resistansa, resistansa. Isip ko'y namamangha sa pagpapala mo. Yes, Lord. At sa biyayang sapat sa kahinaan, araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo ay namamalas ko. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat, pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas, buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang makilala ka na. Yes, Lord. Lahat. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. May mali tayong presentation, no? Kanina na-play na rin po ito. Pero bila pong kinatawan po ng men's department, ay binabati po natin ang lahat ng mga katatayan sa oras pong ito ng isang maligayang tatay. Tatay. Ano ba? Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay ngayon at magiging tatay at nagiging tatay pero hindi naman talaga tatay pero nagiging tatay ng marami. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanilang pagdirima. Si Balae ko kanina ay nagsabi sa akin, sabi niya, Balae, wala ka bang pasabog dyan? sorry for the term. Pero yun talaga eksaktong pagkasabi niya, wala ka bang pasabog dyan para sa mga Father's Day? So, nasanay na ako. Hindi ko alam na meron, ito na pala ang Father's Day. Hindi ko alam. Dahil kung alam ko, meron po akong ginagawang presentation. Pero hindi ko natuloy. Inisip ko kasi pang umaga ko si Sher yun. Eh, kaya lang po, eh, pang hapon na pala kami. So, huli mat magaling ay binabati po natin ang lahat ng makapatira natin nagdiriwang sa araw pong ito ng kanilang celebration ng Father's Day. At lalo po makapatira natin sa ibang bansa, sa mga kayong lupalop ng mundo. Binabati namin kayo. Alam nyo, mas ngayon po namin sa edad kong ito, ano, sa edad kong ito na batang-bata pa, ay ngayon ko na-appreciate ang pagiging tatay. Kasi pag tatay ka lang ng mga isang taon, dalawang taon, parang hindi po napipil eh. Kasi tayo yung mga tatay na nagsasabing, huwag kang aakit dyan. Medyo galit ka pa, di ba? Huwag kang aakit dyan. Pero pag ang anak mo na nagsasabi sa iyong, tay, huwag kayong umakit dyan. Ibang kwento na yun. Sabihin talagang tumatanda ka na. Oh, may edad ka na. Eh, nung araw, pag tatay na tatay ka eh, at mahilig ka pa sa mga pabangong magaganda, mga bango, gaya ng axe, mga ganon, mga tancho, maganda ba yung brad? Maganda mga pabango. Eh ngayon, mga pinahidla ng langis, di ba? Mga alcohol. Pag na ipikis ng tol, yan ang mga amoy ni tatay nyo. Pero matatay nyo, pag mga mamabango pa, hindi pa talaga tatay yun. Binata lang yun. Amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, ay tunghayan po natin ang ilang maliit na presentation na ginawa po ng mga kabataan. Amen. Away, mabless kayo at ma-appreciate nyo po ang lahat ng tatay sa mga araw na ito sa kanilang karawan.
Piplay ba yan? Hey, Viva, there's a very special day coming. Yeah, Leah, that's what I heard too. It's called Father's Day. I'm really glad I have Dad. Yeah, he's irreplaceable. You can say that again. Yeah, he's irreplaceable. Our story is not a secret. When we were just little tiny babies, we didn't have father. We were fatherless. I don't really remember it very much. Me either. We were pretty young. But we were adopted into a loving family. Pinili niyo raw siya, ay i-adapt kayo sa kanyang pamilya. Amen. At sabi ko nga kanina umaga, kagandahan nito, hindi tayong pumili sa kanya. Siyang pumili sa atin para maging ama natin siya. At hindi po siya nagkamali ng pili. Dahil nag-i-enjoy tayo ng gusto sa pagiging anak natin. Amen. Ang ating makalangit na ama. Praise the Lord. Tayo lahat tayo magsitayo as we open the Word of God, Genesis 34, verses 24-27. This is Jacob chapter, part 16. Kung bibigyan ko to ng title ay, parahil ng subtitle, ang maaari kong ibigay na title dito ay, Arise and Go Up to Bethel. Arise and Go Up to Bethel. Verse 24, ang sabi dito, And Hamor, and unto Hamor and unto Shechem, his son hearkened all that went out of the gate of his city, and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city. And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, or Dinah's brethren, took each man his sword and came upon the city boldly and slew all the males. And they slew Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword and took Dinah out of Shechem's house and went out. Verse 27. The sons of Jacob came upon the slain and spoiled the city because they had defiled their sister. Tayo lahat tayo yung muko. Humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Ama namin, kami lumalapit muli sa pagtunghay namin sa buhay ni Jacob. Nawa kung paanong tinuruan mo kami ng maraming leksyon sa mga nakaraang pagtalakay namin na muli mong buksan ang aming pangunawa.
sa mga, Lord, aral at katotohanan na makikita namin sa yugtong ito ng buhay ni Jacob. Panginoon, inspire mo po ang iyong lingkod na magawa kong mapagtiinan ng mga bagay na, Lord, kailangang marinig ng mga kapatid kong panghapon, Lord, na mapagdiinan, Panginoon, sa kanila. Alam ko po, Panginoon, na kailangan kong ulitin, Lord, ang sermon para makasunod sila, Panginoon, sa aming serye. But, Lord, akin pong pinapaubaya sa iyo ang Lord, direksyon kung paano mo, Panginoon, pangunahan ng iyong lingkod sa pagtalakay muli, Panginoon, ng paksang ito ngayong hapon. We just entrust everything into your hands. Umaasa, Panginoon, na yung kalooban mo lamang ang magaganap sa aming kalagitnaan. Habang kami ay nagtitiwala, habang kami ay lubos na nagpapaubaya, at umaasa, Panginoon, na iyong katatagpuin ang mga pangailangan. Hindi lang dito sa aming congregation, kundi sa lahat ng bahagi ng mundo, Panginoon, na ngayon marahil ay may mga nakatunghay sa aming gawain. Para sa iyong kapurihan, ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name. Amen. Maaari tayong magsiupo. Arise and go up to Bethel. Noong nakaraan, kung inyong maalala, magbabalik tanaw tayo sandali, ay nakita natin ang hindi kagandahang yugto ng buhay ni Jacob pagkatapos ng isang spiritual high dahil katatapos lang na makabuno ni Jacob ang ating Panginoong Jesucristo, that's the Lord Jesus Christ, in theophanic appearance na kanya pong binuno sa buong magdamag at siya po ay pinalitan ng pangalan, pero makikita natin dito na yung epekto ng pagpapalit ng pangalan yun ay hindi pa lubusang nagkaka-epekto o na nararanasan itong si Jacob. Yung full manifestation ng binagong pangalan ay hindi pa nakikita ng mga tao sa paligid. Dahil makikita nyo na yung dating gawi ni Jacob ay muling babalikan na naman niya sa pagharap sa isang kagipitan na ngayon nga ay ating tutunghayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo nung nakaraan, yung pangalan na Jacob at saka Israel ay pinagpapalit-palitan na gamitin patungkol kay Jacob from Genesis 33 hanggang 50. Kasi bagamat nagkaroon na siya ng change name, ay meron pa rin elemento ng Jacob sa kanyang buhay. At tinutulad natin ito sa baptism of the Holy Spirit natin, pinanganak na tayo sa kaharian, pero kahit na tayo ay born again na, ang ating laman ay hindi pa nababago. At kailangan nating supilin, kailangan nating matutunan na kontrolin hanggang sa dumating yung punto na kumbaga ma-master na natin yung pamamahala sa ating laman. Amen. And it is very possible because greater is He that is in us than he that is in the world. Mas dakila yung bagong nature natin sa ating kaluluwa kaysa dito sa nature na nananatili sa ating katawan. Alright? So, hindi nyo pwedeng sabihin, masyadong malakas ang aking katawan. No. Kung ikaw ay magiging spiritual, kung magkakaroon ka ng tamang ugnayan sa Diyos, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ng katawan mo over your soul. Because the soul is supposed to be the control tower. Siya ang may pamamahala sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Diba? By the Holy Spirit. Amen. Yan ay manghihina lamang, hindi lang yung mangyayari pagka binigyan mo ng mas maraming panahon ng iyong laman, kagaya nga ng ating paliwanag tungkol sa white dog saka black dog, di ba? Palaging may away ang dalawa eh. At ang nananalo ay yung madalas mong pakainin. Madalas mong himas-himasin at bigyan ng panahon. So kung ang iyong relasyon sa Diyos ay mapaparoon sa lugar na nararapat, hindi ako naniniwala na magtatagumpay ang asong itim sa iyo. Palaging ang asong puti, amen, ang magtatagumpay because tiyak at tunay na siya ay mas makapangyarihan kaysa dun sa asong itim. Alright. So, nakita natin na si Jacob ay lumihis sa isang direct command ng ating Panginoon sa Genesis, I think it is 31 verse 13,
na siya ay pumunta sa Bethel, bumalik sa Bethel at doon ay manahan. And from that time, hanggang sa mga panahon ito ng buhay ni Jacob na ating tinutunghayan, ay meron ng 10 taon na lumipas. In other words, pwede po siyang dumiretso from the time na marinig niya yung command, pag alis niya padanaram, pwede siyang dumiretso. Pagkatapos na ma-encuentro niya yung anghel o yung ating Panginoon sa anyo ng isang lalaki, pagkatapos niyang madaanan si Esau, pwede na siyang dumiretso eh, di ba? Imbis na pumunta siya dito sa Shechem, ay pwede siyang dumiretso sa Bethel. Dahil from Shechem, ay meron na lamang ilang milya ang natitira na kailangan niyang lakbayin para makaabot siya sa Bethel. At 2 araw na lang ang kailangan para makarating siya sa Bethel. Pero ang nangyari, imbis na sa direksyon papunta sa Bethel siya pumunta, doon sa opposite direction siya nagpunta. At dito nga nakita natin siya na napunta sa Shechem. At sa bandang ito ay nakabili pa siya ng lupa, nakapagtayo pa ng bahay. At ang sabi siya ay naghumimpil sa isang lugar na nasa harap ng syudad. At yun ang dahilan kung bakit yung kanyang anak, kaisa-isang anak na babae, unika iya, ay natuksong pumunta sa syudad. Bakit? Kasi nilapit ni tatay sa syudad. Diba? Lahat ito, itong pangyayaring makikita natin, lahat ng pagdurusa, lahat ng hindi magandang pangyayari na matutunghayan natin ngayon, ay dahil sa maling desisyon ng padre de pamilya. At kung ating pag-uusapan ang age, siya po ang star messenger, kumbaga sa panahon yun, the prophet of the age. Nagkaroon ng maling pasya. Pero, porkit ba nagkaroon ng maling pasya at nagkamali itong si Jacob, ay dapat itapon na natin siya, ibasura natin siya bilang propeta ng Diyos? Hindi, kung hindi siya binasura ng Panginoon, wala tayong karapatan para ibasura siya bilang propeta ng ating Panginoon. Alright? So, just like Brother Branham, sa ating panahon, di ba? We consider him as the prophet of the age. Pero meron din siya mga maling pagpapasya. Meron nga siya mga pagpapasya na hanggang sa dulo ng kanyang buhay ay kanyang pinagbayaran eh. Di ba? Naalala niya yung magpasya siya na wag makifellowship sa mga Pentecostal dahil lang ang sabi ng kanyang biyanan ay mga holy roller yan. Huwag mong dadali ng asawa ang anak ko dyan sa lupong yan. At imbis na makinig siya sa inspirasyon ni Lord, sa utos ni Lord, ang pinakinggan niya ay ang kanyang biyanan. At ang sabi niya, dahil doon, ano nangyari? Imamahal niya sa buhay, isa-isang kinuha ni Lord. Kapatid niya, yung asawa niya mismo, si Hope, at si Sharon Rose ay kinuha. Ang sabi niya, yun ay dahil sa mas pinakinggan ko yung aking binan kaysa dun sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Alright? At meron pang mga desisyon siya na ginawa. Hindi natin may isa-isa. But ang punto lang dito, siya ay isang tao din, bagamat propeta. Ang Diyos ay hindi po pumipili ng anghel na walang kasalanan bilang propeta. Ang pinipili niya ay tao. Amen. Na merong bahagi niya predestinated before the foundation of the world. Amen. Pero balot ng kahinaan para maipakita na hindi ito yung tao, ito'y ang Diyos na gumagawa sa kanya. Ang Diyos na pumili sa kanya. Amen. Kaya pag tinanggap niya yung pinili niya, ay parang ang Diyos na rin ang tinanggap niya kasi siyang pumili nun eh. Sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng mga maling desisyon. Amen? That's God's prophet. At ang sabi niya, huwag niyong sasalingin ang aking propeta. And do my prophet no harm. Touch not my anointed. Hallelujah. Alright, so, kita natin dito, yung nangyari, dahil sa yung si Dina, ay nagnasa na makita ang gawi ng kababaihan doon sa Shechem, eh pagpasok niya doon sa isang festival, ay namataan siya nitong si Shechem, prinsipe ng lugar na yun. At palibasa, siga doon sa lugar. dinaan niya sa puwersa, di ba? Kinuha niya si Dina at minulestya niya sa madaling salita. At ito'y nakarating kay Jacob. Nung makarating kay Jacob,
Makikita nyo, yung kwento, ni hindi nagsalita si Jacob, siya'y tumahimik. Dapat sana ay kinumpronta niya kagad yung problema, di ba? Siyang ama ng tahanan eh. Pero hinintay niya dumating yung mga anak niya, at nung dumating si Hamor na tatay ni Shechem para ayusin yung problema, ay yung mga anak din ni Jacob ang nagsalita. Nakita niyo ba yun? Walang imig si Jacob. At kumbaga, ang nag-propose ng solusyon ay yung mga anak niya na hindi pa naman sanay sa buhay. Diba? Dapat siya bilang ama ang humarap nun sa problema at nagdesisyon at nagpa siya kung anong dapat gawin. Dahil siya ang sanay na humarap sa sari-saring, diba, mga pagsubok. Marami na siyang pinagdaanan. Kaya dapat alam niya na kung paano harapin ito. Hindi niya hinayaan yung mga anak niya na bago pa lamang na humaharap sa buhay. Na siyang magpa siya. So you see, sabi ko nga kanina, being Father's Day, dapat alam natin bilang ama ang ating posisyon sa sambahayan, sa sambahayan natin, di ba? Hindi lang tayo provider, hindi lang basta makabigay tayo ng pangpagkain, ng pag-eskwela. Responsibilidad natin na magpakita ng tamang ehemplo sa ating pamilya, sa ating mga anak. Responsibilidad natin na maging saserdote ng ating sambahayan. Amen? Magbigay ng tamang impluwensya sa kanila. Hallelujah. Maging matatag na haligi na pwedeng sandalan ng mga bata at kakuhanan ng lakas, kakuhanan ng aral tungkol sa mga, tawag dito, mga issue ng buhay. Pero nakita natin na nabigo si Jacob dito dahil sa siya mismo ay nalayo sa presensya ni Lord. Kumbaga, nasa panahon siya ng backsliding. Padre, pwede ba yun? Baptized na ng Holy Spirit, nagba-backslide pa? Sabi nga ni Brother Branham, I backslide daily. Amen? Pero makikita natin na si Jacob dito sa puntong ito ay umabot sa pinakamababang yugto ng kanyang spiritual life. Kaya lahat ng klase ng kasamaan, ng disaster, ay dinanas niya, hindi lang siya, kundi ng kanyang buong pamilya. Hindi lang ng kanyang buong pamilya, kundi meron pang mga nadamay ng mga inosenteng tao dahil siya ay nalihis sa kalooban ng Diyos, nalayo sa presensya ng Panginoon. Imbis na pumunta sa Bethel, ay tumambay sa Shechem. 10 taon na siya sa Shechem, samantalang 2 araw lang mula doon, amen, sa lugar na kinaroroonan niya, amen, makakarating na siya sa Bethel. Ano ibig sabihin nun? Amen, nagpaikot-ikot siya, nagliw-aliw siya doon sa Shechem, amen, samantalang napakalapit na ng Bethel. Nagpabaya siya, may kapabayaan sa parte ni Jacob. Kaya ngayon, narito, kanyang inaani ang resulta ng kanyang kapabayaan. Hallelujah! So, alam natin yung nangyari, si Simeon at saka si Levi ay nag-react at sila po ay nagmungkahi dahil sa gustong ayusin ni Hamor yung problema. Sabi nila, di, ganito na lang. Hindi kasi kami papayag na hindi circumcised yung mapapangasawa ng aming kapatid. Kaya kung gusto niyo talaga, eh magpa-circumcise kayo lahat. Lahat ng lalaki dyan sa bayan nyo, pa-circumcise. At ang sabi sa Biblia, they spoke deceitfully. Hindi dahil sa sincere sila na ang gustong mapangasawa, gusto silang mapangasawa ng kapatid nila ay believer din, circumcised din. Kundi meron silang masamang balak. Di ba? Madaya yung kanilang mungkahi. Meron silang binabalak na paghihiganti. Hallelujah. At ang sabi ni Hamor, sige, in fact, pwede pa nating mas lawakan yung ating treaty. Pwede nating gawin na yung mga anak nyong babae, hayaan nyong makapangasawa ng mga anak naming lalaki. Kumbaga, hayaan natin mag-asawahan yung mga anak natin. At magkaroon tayo ng isang tunay na pagkakaisa. Magandang relasyon sa ating mga bayan. Amen? At itong lupay namin, ituring nyo sa inyo, mag-business na kayo dito, mag-trading kayo dito, lahat. Di ba? At yung mga hayop nyo alaga, pwede nyo ditong isuga, kumbaga. So, nagkasundo sila, at narito si Hamor at saka si Shechem, balik sila dun sa bayan. At ito nga, kinumbinsi lahat ng mga lalaki doon. Ito yung pinagmula ng ating binasa kanina sa verse 24. Amen? Sabi, lahat daw ng lalaki ay nakinig
sa panghihimok ni Hamor sa kami Shechem, pinaliwanag yung kahilingan ni Jacob. At doon sa unang talata, sa sunod ng talata nito, kaya nila napapayag yung mga kalalakihan dahil lang sabi, lahat ng mga hayop nila at mga pag-aari nila, kayamanan nila ay mapapaas sa atin din pagka nagkaroon tayo ng ganitong union. Pagka pinagtibay natin itong kasunduan ito, yung lahat ng sa kanila ay mapapasa atin. Kaya payag na lahat kahit na takot sa pagpapasircumcise yung mga lalaki doon sa kanila. So, circumcise sila. At ang sabi dito, sa verse 25, and it came to pass on the third day. Kung kailan ay pinakamasakit ang nararamdaman ng isang lalaking nagpatuli. Diyan po pumapasok lahat ng klase ng infeksyon. At merong mga nilalagnat, merong hindi na makalakad man lamang sa sobrang kirot. Diba? Sabi nga nila nangangamatis, namamaga yung sugat. At kaya, wala po silang kalaban-laban noong araw na yon. Saka sumalakay itong si Simeon, sabi sa verse 25, and it came to pass on the third day, when they were sore, that the two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, remember silang dalawang kapatid ni Dina kay Leah. Kaya sila talaga ang nagpupuyos ang galit. At ang sabi dito, silang dalawa na mga kapatid ni Dina took each man his sword and came upon the city boldly and slew all the males. Sila daw ay lumusob ng buong tapang at pinagpapatay lahat ng kalalakihan. Sa akin, hindi po buong tapang yun. Kaya lang sila matapang kasi argabyado yung kalaban. Alam nila hindi makakalaban. Ang tunay na matapang ay yung kahit na malakas yung kalaban ay hindi naduduwag. Kahit na daang ulit ang lakas nila kaysa sa'yo, hindi mo inuurungan. Yan ang tunay na matapang. Kahit gano'ng kalaki ang problema, kahit gano'ng kalaki ang bundok, hindi ka nadidiskurahe, yan ang tunay na matapang. Hindi alam mong argabyado yung kalaban, nagtatapang-tapangan ka. Di ba? Praise the Lord. Alam nila hindi makakalaban. Now, sa unang tingin, pagka binasa nyo, para bang sisimula nga sa si Levi, pinagpapatay lahat ng lalakad ng si Shechem. Ibig sabihin ito, sa pangunguna ni Simeon at Levi. Dahil si Levi at saka si Simeon ay puno ng tribo nila. Kaya ibig sabihin nun, kasama nila yung mga lingkod nila. Kasama nila yung mga kamag-anak nila doon sa liping yun. Kaya lahat sila ay kumuha ng tabak at pinagpapatay nila lahat ng lalaki. Tingnan nyo, itsura, ang eksena. Sipin nyo ang hapis na dinulot nung kanilang ginawa. Dahil lang sa minolestya yung kanilang kapatid. Na in the first place, wala sa kanyang lugar. Minsan merong mga kapatiran tayo napapahamak dahil umaalis sa tamang lugar. Nakikipaglaro sa sanglibutan. Ngayon, pag napahamak, magagalit tayo ng gusto at ang balik natin, gusto natin, todo-todo, sobra-sobra kaysa dun sa nararapat. At yun ang nangyari dito. Gusto nilang makaganti, pero yung kanila bang pagganti ay nararapat doon sa pagkakasala ng mga tao. Abay, namasyal kasi yung kanilang kapatid eh. Tapos kung nakursunadahan, nalagay sa alanganin, ayun, ang nangyari, nawala yung dangal. Kumbaga, nakuha yung dangal. Abay, sapat dapat ba na ang lahat ng lalaki doon sa lugar na yun ay mamatay dahil doon? Yung ba ay hustisya? Abay, kung hustisya sa Old Testament pag-usapan, ang sabi, mata sa mata lang. Diba, kamay sa kamay, tenga sa tenga. Abay, hindi tama yun. Diba, namolestya lang at gusto naman makipag-ayos eh. Diba, pwede naman pag-usapan ng maayos eh. Bakit kinailangan nilang ganituhin ang mga taga-Shechem? Bakit kailangan patayin nila ang mga lalaki? Sobra-sobra yung hiningi nilang kabayaran. Ilagay niyo yung sarili niyo doon sa eksena. May mga nanay na nag-iiyakan. Ilpintay yung kanilang asawa. May mga bata na nag-iiyakan. May mga sanggol na nag-iiyakan. At di na alam ng mga taong yun na natira kung anong gagawin nila. Wala na silang protektor, wala na silang leader. Paano na sila? Saan na sila susuling? Diba? Alam niyo kung sinong gumagawa nitong ganitong gawa? Mga pagano, mga Hiteno. Itong mga Canaanites mismo, kaya sila pinalayas ni Lord sa lupain dahil
ang sabi sa Biblia, yung kasamaan ng Amorites ay umapaw na. Ano niyo yung mga kasamaan yun? Itong mga ganitong gawa, yung genocide, yan nauso, kumbaga, dyan sa lupain yan ng Kanaan, yung mga taga-Kanaan, yung mga Perizzites, Amorites, Jebusites, yan ang gawin nila. Di ba? Manderape, papatay ng lahi, uubusin ng lahi. Abay, mistula silang mga pagano sa kanilang inastat dito. Samantalang sila'y piniling bayan ng Diyos. Ano ito? Amen. Resulta lahat ng paglayo ni Jacob sa Bethel. Amen? Nilayo niya ang kanyang pamilya doon sa bahay ng Diyos. Imbes yun, ang kanyang ginawa ay inilapit pa sa sanglibutan. No wonder, ito ang kinalabasan. Kung siya sana ay naging masunurin at dumiretso siya sa Bethel, kagaya ng instruction ng ating Panginoon, hindi sana nagkaganito ang kanyang mga anak marahil. Hindi sana natukso si Dina na pumunta ron sa syudad at alamin ang gawin ng mga kababaihan. Amen? Lahat ay nagsimula doon. Paglihis sa kalooban ng Diyos at paglayo sa Bethel. At pupunta sa lugar na hindi dapat naparoonan ng isang mananampalataya. Hallelujah. So verse 26, "And they slew Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dina out of Shechem's house, and went out." Verse 27, tingnan natin anong ginawa ng iba pa niyang mga iba nilang mga kapatid. "The sons of Jacob came upon the slain." Pagkatapos na nilang papatay lahat ng kalalakihan, habang nag-iiyakan sila, habang labis ang hapis ng bawat taong natira doon sa Shechem, ay dumating naman yung mga kapatid nila. Nandiyan si Ruben, si Ephraim, iba pang mga kapatid. At ang sabi dito ay, "They came upon the slain and spoiled the city." Sinamsaman ang bayan. Ibig sabihin nun, yung mga natirang mga valuables dun sa mga siguro sa pantalon. Kung nakapantalon siya, ano man yung damit nila. Kinapkapan pa at lahat, kinuha lahat ng mga mapapakinabangan nila. At nilooban ng mga bahay nila. At kinuha lahat ng pag-aari nila. Amen. Isipin niyo to, ito ang lupon ng message believers nung panahong iyon. Praise the Lord. Pero sila ba ay tinapon ng Diyos bilang mga taong dapat matapon sa impyerno at dapat tanggalin ang pangalan sa aklat ng buhay? Siguro kung tayo ang humusga, abay, dapat kalimutan na ni Lord yung bahay na nagkamali siya ng pili. Pero si Lord hindi nagkakamali ng pili. Yes. Diba? Hindi nagbabagong isip niya tungkol sa kanyang pagpili. Si Jacob ang pinili niya. At ang bayan ng Israel ang bayang pinili niya. Alam niya yun. Palagay niyo, hindi alam ni Lord yung mangyayari. Alam niya lahat yun. Pero sa kabila nun, sila pa rin ang pinili ni Lord. Kaya nga, biyaya eh. Kaya nga si Jacob ang pundasyon ng biyaya eh. Kasi hindi sila deserving. Hindi deserving, pero pinili pa rin, binigay pa rin ni Lord yung biyaya sa kanila. Binigay pa rin yung pabor. Amen, na hindi niya binigay sa ibang mga tao. So hindi lang dun sa church ni Jacob, hindi lang may mga murderer, meron ding mga akyat bahay gang. Hindi lang yon. Ang sabi dito, mga magnanakaw, mga plunderer, sabi sa verse 28, "And they took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, and all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive." Mga kidnapper pa. Tama ba? "And spoiled even all that was in the house." Nakakalungkot na eksena. Pero lahat ng ito, dahil sa ano, masyado ng matagal ang lipi ni Jacob na malayo sa Bethel.
Masyado niyang pinagtagal ang pagpunta niya sa Bethel. Kaya yun ang nangyari, nagkaipon-ipon na, nabunto na lahat ng kasamaang ito. Lahat na hindi magagandang pangyayari dahil lang siya ay wala sa kanyang posisyon. So verse 30. And Jacob said to Simeon, nung mangyari ng lahat, at ngayon ay may chance si Jacob na sawayin, pagalitan itong kanyang mga anak na gumawa nitong karumal-dumal na krimen na ito. Hindi nararapat na kabayaran doon sa pagkahalay sa kanilang kapatid. This is overkill ito, sobra-sobra ito. Di ba? Hindi kailangang maging mamamatay tao sila para sila'y makakuha ng justice. Lalo pat gusto naman makipag-ayos ng mga tao. Alright? Ang sabi din sa verse 13, Jacob said to Simeon and Levi, "You have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites." Kung tatagalugin natin, pinabaho niyo yung pangalan ko sa mga karatig bayan natin, sa mga tao na narito sa ating paligid. Sinira niyo ang pangalan ko. Sinira niyo ang aking kapurihan. Nansan ang aking dangal? Yan na naman. Diba? Imbis na kanyang pagalitan na dahil sa pagpatay, dahil sa pagnanakaw, dahil sa pagsasamsam at lahat na ng klase ng krimen na ginawa nila, ang nasa isip pa rin ni Jacob ay ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan. Amen? Nabanggit ba dito ang pangalan ni Lord? Paano na ang pangalan ni Lord? Ang aking pangalan! Babaho ang aking pangalan! Mercy. Makita nyo, yan po ang reaksyon ng taong wala sa Bethel. Nakita niyo may problema siya spiritually. Tignan mo ang reaksyon ng tao sa panahon ng kagipitan. Makikita mo kung anong uri ng pagkatao meron siya. Huwag mo siyang tignan pagka nasa service. Kasi kahit sino, pwede magtaas ng kamay, hallelujah, mag-special song, di ba? Pwede pa umiyak yan eh. Di ba? At pagka pinapagpala, abay, mabait yan, mapapakain pa yan eh. Magtitreat pa yan, di ba? Pero tignan mo siya pagka yung may biglang sakuna na nangyari, pag may kagabitan na dumating. Amen, paano siya mag-react? Subukan mong salitaan, pagsalitaan ng masakit! Tignan mo kung sabihin sa iyo, God bless you! Inisin mo, galitin mo! Diyan mo makikita ang tunay na tayo niya spiritually. Amen? Sa panahon ng kagipitan, doon mo siya tunay na makikilala. Kaya kayong mga nililigaw, mga kababaihan, inisin nyo yung manliligaw. Ilagay nyo sa mga sitwasyon na masusubok yung kanyang karakter. Tignan mo kung paano siya magre-react doon sa sitwasyon. Diba? Huwag lang yung puro kain, kain doon, kain dyan. Dinner tayo doon. Bait niyan. Bigyan mo ng problema. Pakilala mo sa tiyuhin mong magaling mambuli. Tingnan kung paano niya i-handle. Diba? Tanggihan mo sa kanyang mga hinihingi. Hindi okay ng tip, ha? At dyan niya makikilala, diba? Dali niyo sa real life situation. Yung nga, huwag kayong masiyahan dun sa bulungan ng mga salitang pampataba ng puso. Hindi, iharap nyo sa tunay na mga pangyayari ng buhay, mga issue ng buhay na haharapin niya pag asawa ka na. Dahil niya mo makikita kung talagang lalaki yan. Delikado pag napangasawa, hindi pala lalaki yan. Alright? So si Jacob kasi, siya mismo, hindi lang yung pamilya niya, siya mismo
ay nalayo sa presensya ni Lord. Kaya inisip niya pa rin ang kanyang sarili. At lahat nito ay dahil sa panlalamig. Amen. Na naganap sa kanila dahil sa matagal na nawalay sa iglesia. Kaya nga sabi ko kanina umaga, balagay ko, kailangan ko sabihin dito, hindi napakita ni Jacob sa kanyang mga anak yung kahalagahan ng pagsisimba. Kahalagahan ng Bethel. Diba? May konting problema, gagawing excuse para hindi magsimba. Sumakit ng konti ulo. Dito lang muna ako, dear. Pahinga muna ako kasi masakit ang aking ulo. Pagka nayaya ng kaibigan, di ba? Mas inuuna pa yun. Sige, kain na lang muna, dear. Ha, mga tatay. Kahit anong pangaral ni Brother Ray, kahit anong paalala na kailangan magsimba kayo, mahalaga, nandito kayo sa presensya ni Lord, kung ang nakikita sa inyo ay ganun, ang tendency nila ay mas sundin yung ehemplo nyo kaysa sa sinasabi ni Brother Ray. Tandaan niyo yan. So sabi nila sa verse 31, nung tanungin sila ni Jacob, I'm sorry, ulitin ko, tapusin natin verse 30. You have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites, and I being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, and my house. So kita nyo, lahat na ng negatibong bagay pumasok sa isip nitong si Jacob. Nakalimutan na naman niya yung pangako ni Lord sa Bethel. Sasamahan kita saan ka man pumunta. Paano siyang sasamahan ni Lord na papayagan siyang paslangin ng mga tao? Yung salita niya ay hindi ayon dun sa propesya at blessing ni Lord sa kanya. Bakit kasi? Malayo sa presensya ni Lord. Nasa backslidden stage siya rito sa panahong ito. Diba? Kita nyo, kung siya ay propeta, ito ba ay propesya? Ang sabi niya dito, they shall gather themselves together against me. Salitaya ni Jacob na isang propeta. Tatanungin ko kayo, kung ating bibilangin lahat ng salita ni Jacob bilang thus saith the Lord at salita ng Diyos, nangyari ba to? Did they gather against them? No, never happened. Diba? And did they slay him? No. And did they destroy him? No. And his house? No. Pero ito'y nanggaling sa kanyang bibig. So bilang tao, merong mga pangungusap ang propeta na wala sa inspirasyon ni Lord. Sarili niya lang. Maintindihan niyo? Hallelujah. Dahil siya nga ay andun sa sitwasyon na malayo siya sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi sa verse 31? And they said, sumagot yung mga anak niya, Simon sa si Levi, should he deal with our sister as with an harlot? Yun ang kanilang sagot. Bastos talaga itong mga batang to. Pinapakita sa kanila ng kanilang ama yung magnitude nung kanilang ginawa at yung maaring maging consequence. Diba? Isipin nyo dahil dyan, hindi na tayo malayang mamasyal-masyal dito sa lugar na ito. Palagi tayong magbabantay sa lahat ng lugar na pupuntahan natin, baka may nananambang sa atin. At tayo paslangin dahil sa ginawa nyo ito. Eh bakit ba naman kasi yung mga anak niyang hinayaan niyang magdesisyon at gumawa ng aksyon? Mga anak niya na immature pa, nagpadala sa emosyon. Can you say amen? Na hindi inalala kung anong magiging resulta. Yun ang nangyari dun eh. Dapat siya ang nagpasya kung anong dapat gawin. Hallelujah. Verse 35, verse 1. Tingnan natin ang reaksyon ng Diyos. Sabi sa verse 35, ba't ang Diyos ay nahusap kay Jacob at ang sabi, Jacob, nagsisisi ako na ikaw ang pinili ko. Tama ba yung binabasa ko? Diba? Bahala kayo dyan. Hahayaan ko ang mga bayan na nasa paligid nyo ay mag-unite. Sila ay magkakampi-kampi laban sa inyo, hindi na kayo makakaalis sa Shechem. Buti nga sa inyo. Yung man sabi? Ang sabi ng Diyos, in grace, sa panahon na napakababa sa buhay ni Jacob at ng Israel, sa panahon ng kabagabagan, panahon na hindi na nila kung anong gagawin nila, puno sila ng takot. Amen, nagkasala, nagkamali, oo. Pero ang Diyos, imbis na sila ay i-condemn, ang Diyos ay nangusap sa kanila at sinabi ang paraan para sila ay
ahon sa amin ang kinaroroonan. Amen. Kundi ba naman biyaya yan ang ating Panginoon? Hallelujah. Sabi dito sa verse 1, and God said unto Jacob, arise, go up to Bethel. Magbangon ka. At ikaw ay pumanik sa Bethel. Tandaan niyo ito. Kapag ang Diyos ay sumaklolo at nag-utos at sinunod mo yung utos, ang direksyon mo ay pataas lamang. Magbangon ka, pumanik ka, umakyat ka sa Bethel. Amen. Unang-una, wala na talaga ibang direksyon na pwedeng puntaan si Jacob kasi inabot niya na yung bottom eh. Hindi na siya pwedeng bumaba pa ron. Kaya pagdating niya dun sa kabababaan, ang direksyon niya na lang ay tumaas. Kung siya ay makikinig sa salita ni Lord, siya ay tataas. Magbabangon. Hallelujah! Aahon sa kanyang kinaroroonan. Hallelujah! Walang utos si Lord na susundin niyo. Kung susundin niyo, ay kayo ay uurong. Huwag niyo sabihin sa akin ako'y sumusunod sa mensahe, sumusunod ako sa pinapangaral sa church, pero ang buhay niyo ay paurong. Ang resulta ng kanyang utos ay palaging pataas, palapit sa kanya ng palapit. Amen. Palago ng palago ang inyong karanasan. Palago ng palago ang inyong pananampalataya habang sinusunod niyo yung utos ng ating Panginoon. Magbangon ka, pumanik ka sa Bethel. Hallelujah. Ang Bethel pala, from where they were, is 1,000 feet in elevation. 1,000 pie ang taas kaysa dun sa kinaroroonan niya. Kaya ang sabi ay, go up to Bethel. At ang sabi ng ating Panginoon, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau, thy brother. Pag-akit niyo doon, magtayo kayo ng altar. Eh, di ba nagtayo na siya ng altar dito sa Shechem? Na tinawag niyang El Elohi Israel. El Elohi Israel. Na ibig sabihin ay God of Israel. Eh, yung Israel dyan, ay pinatungkol niya sa kanyang sarili dahil pinalitan yung kanyang pangalan na Israel. So this is an altar of his own choosing. Walang utos ni Lord na magtayo siya ng altar doon. Ang utos ni Lord, doon ka sa Bethel, magtayo ng altar. Hindi siya Shechem. Pero nung, kasi malayo si Jacob, nung kursunodahan niyang magtayo ng bahay doon sa Shechem, para takpan yung pang-uusik ng kanyang konsensya, nagtayo pa rin siya ng altar. Diba ganyan yung mga backslider, hindi naman kailangan lubusang tumalikod para sabihin mong backslider eh. Diba? May altar pa rin yan. Iba nagsisimba pa rin. Diba? Hallelujah. Will worship, ang tawag dun. Masamba kay Lord, pero sa paraan na gusto niya. Kung kailan niya gusto magsimba, kung saan niya gusto magsimba. Amen. Hindi nagpapasakop. Walang pagkilala sa headship, sa authority. Tama ba? Pero may altar pa rin. Kaya lang, sarili niyang altar. Kaya utos ni Lord sa kanya, amen, magbangon, umakyat sa Bethel, pagkatapos magtayo ng altar. Dahil ang gusto kong pananambahan ay yung katanggap-tanggap sa akin. Dahil ang altar ay may kinalaman sa worship. In other words, kaya ako kayo pinababalik para makasamba kayo ng nararapat. Oo, sumasamba kayo dyan sa kinaroroonan ninyo. But it's outside, amen, God's provided way. Outside God's provided place. It's not the provided place of worship. It's the wrong place. It's the wrong altar. Hallelujah. So verse 2, then Jacob said unto his household, marinig niya yung utos ng ating Panginoon, ay nagising si Jacob sa kanyang pagkaka-slumber, sa kanyang panlalamig. At sinabi niya sa kanyang sambahayan, verse 2, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you. Ito yung eksena. Una, sinabihan niya yung kanyang mga kasambahay. At pagkatapos, pati yung mga kasama niya, in other words, yung mga alipin nila, yung handmaid, men servants, amen, nagaling sa iba't ibang bansa, na merong iba't ibang kinikilalang Diyos. Pero kasama dito sa kanyang kinausap, unang-una ang kanyang sambahayan. Sa kanyang household, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you.
and be clean and change your garments. Nakatch ni Jacob ang tamang proseso ng pagkakaroon ng revival para makabalik sa presensya ni Lord. Alright? Ano yun? Unang-una, kailangan kung ano yung sinabi sa iyo ng Diyos, kung ano yung pinapipreach niya sa iyo, yun ang sabihin mo sa congregation. Tama ba yun? Kasi nung una, nung sabihin ni Lord, pumunta ka sa Bethel at ikaw ay dali mong pamilya mo doon at manahang kayo doon, amen? Anong pinreach niya? Punta tayo sa Shechem, tayo tayo ng bahay doon at tayo manahan doon sa harap ng syudad. Diba? Mali yung kanyang preaching doon sa message of the hour. Pero this time nagising siya, mali pala. Kaya tingnan nyo kung ano yung sinabi ng anghel, yun ang kanyang sinabi, and expound niya lang. Amen? Kung paano ito susundin. Sabi niya sa kanyang sambahayan, alisin nyo ang mga Diyos-Diyosan na nasa inyong kalagitnaan at kayo ay mga linis and change your garment at magpalit kayo ng damit. Hallelujah. Abay, matagal na itong mga tagasunod ni Jacob. Ha? Bakit ang dami pang Diyos-Diyosan? Ang alam ko lang na Diyos-Diyosan na natira ay itinago ni Rachel. Ha? Diba? Eh, 10 taon na sila ditong nananahan sa Shechem eh. At sa ilalim ng panlalamig na yun, na kanilang dinadanas, aba hindi malayong talagang madagdagan yung Diyos-Diyosan. At ang problema kasi, yung Diyos-Diyosan, nung asawa niya na si Rachel, na pinaka-iirog niya, pinakamamahal niya, kumbaga si Rachel, ang kumakatawan sa puso niya eh. Diba? Meron palang tinatagong Diyos-Diyosan. At hindi ako naniniwala na hindi alam yun ni Jacob. Diba? I'm sure alam ni Jacob yun. Kaya lang kasi paboritong asawa yun eh. Puso niya eh. Tago na lang natin. Huwag na lang natin ipaalam. Na nasa iyo pala hinahanap nung tatay mo, nung hinabol tayo. Tinago mo lang pala dyan. Diba? So narito si Jacob, dahil sa asawa niya, ay hindi niya sinuway. Sa ibang mga miyembro, higpit-higpit. Pagdating sa sariling pamilya, dahil sa asawa ko yan eh. Anak ko yan eh. Diba? Praise the Lord. Anong nangyari? Diba? Hindi na sawayin, dapat sawayin. Kaya nangyari, kumalat sa congregation yung kasalanan. Dumami yung Diyos-Diyosan. Ngayon, nung magising siya, napagtanto niya, naku, dumami na yung Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, kung gusto niyong tayo makabalik sa Bethel at tayo tanggapin dun sa Bethel at makaparoon tayo ng nararapat sa tamang paraan, tanggalin niyo mga Diyos-Diyosan. Ang dami na ngayon. At ang sabi dito, maglinis kayo at magpalit ng damit. Verse 3, and let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. Verse 4, and they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand. Meron silang mga strange god na nasa kanilang mga kamay kasi yung mga Diyos-Diyos, ano, hindi lang sa anyo ng mga ribultong maliliit o sa mga punong kahoy o kung ano man yun, kundi sa anyo ng mga bracelets na mayroong mga tatak, may mga engravings ng mga anyo ng Diyos-Diyosan. Iba't ibang klaseng, amen, hugis na kumakatawan sa iba't ibang Diyos. Kaya ang sabi, sinuko nila ang kanilang mga, ang mga Diyos-Diyosan na nasa kanilang kamay and all their earrings. Praise the Lord. Bay, wag niyong mamatay yung aking yung aking hikaw, bay si, ano yan, Diyosa ng ano yan. Diyosa ng fertility yan. Diba? So ano yun? Diyos-Diyosan, sa iba't ibang anyo, dumami na. Ano yun? So, all the earrings which were in the ears, and Jacob hid, buried them under the oak which was by Shechem. Pansinin nyo, tinago lang ni Jacob, binaon lang sa lupa. Dapat nga ito, sinira niya muna, winasak niya, dinurog niya eh. Diba? O kaya sinunog niya. Diba? Tinago niya lang sa ilalim ng oak tree. Pero may, ang punto ko rito ay, dumami ang Diyos-Diyosan. Dahil hindi nasaway dun sa asawa. Praise the Lord. At ang Diyos-Diyosan,
Pagka may Diyos-Diyosan, kahit hindi ka pwedeng makasamba ka ng tama, di ba? Kaya kailangan na maisuko nila yung Diyos-Diyosan bago sila makasamba ng tama dun sa altar na itatayo nila sa Bethel. Naintindihan nyo? Dahil kagaya na sabi ko kanina, ang altar ay may kinalaman sa pagsamba. Hindi ka pwedeng sumamba ng na tinatanggap ni Lord yung pagsamba mo nang meron kang Diyos-Diyosan na tinatago. Amen? Praise the Lord. Tingnan nyo nga yung mga bracelet nyo, tingnan nyo nga yung mga hikaw nyo. Baka mayroong marka yan ng Diyos-Diyosan. Wala, di ba? Wala naman. Wala na kayo yan. Okay? O, ito na lang. Tignan nyo nga yung puso nyo. Kasi si Rachel, kagaya ng sabi ko kanina, ay kumakatawan sa puso ni Jacob. Si Rachel ay may tinatagong Diyos-Diyosan. Ano bang Diyos-Diyosan? Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ikaw ay sumasamba sa isang bagay, sa isang Diyos-Diyosan, pagka yung bagay na yun ay pinagtutuunan mo ng malabis na panahon. Palagi mong pinag-iisipan. Di ba? Yung energy mo ay, kumbaga ginagastos mo doon, ang damdamin mo, ang emosyon mo. Amen. Wala kang sinasambang literal na Diyos-Diyosan, hindi ka nga lumuluhod at hindi ka gumaganyang-ganyan. Pero kung yun na lang palagi ang nasa isip mo maliban sa Diyos, yun ay Diyos-Diyosan din. Diba? Kahit talugugin ang bahay mo, wala na makikitang Diyos-Diyosan na literal. Kasi nakatago sa puso mo. Ha? Nasa church ka nga, siya pa rin ang nasa isip mo. Diba? Nasa church ka nga, hindi ka naman nakikinig kay brother, kunyari lang nakatingin ka. Pero alam ko, di ka nakikinig, lumalagos yung tingin mo sa akin. Praise the Lord. Ang naisip mo, pagmumol na naman at lahat, at ginig. Diba? Pag yan, ang mas masigla ka dyan, mas, you know, pag mas binibigay mo yung lakas mo dyan, yung emosyon mo dyan, ay yan ay Diyos-Diyosan mo. Ano mang namamagitan sa inyo ng Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit nga yung mga pagtatalo nyo sa bahay, pagkahinayaan nyo yung manatili, hanggang sa, dahil dyan ay hindi kayo makapanambahan ng maayos, palagi nyo naalala yung pag, kanina lang, nagtalo kami nito, sasamba-samba ko rito. Eh diba, ano yun? Namamagitan sa inyo eh. Eh yung pala, ang sakit, ganyan pala ang result, ba't di nyo itigil? Tigil nyo na yan. Hindi kasi siya palagi nauna eh. Eh, ginagantihan mo naman. Praise the Lord. Ano mang gumagastos ng energy niyo na hindi karapat-dapat, ang dapat ginagamit kay Lord, Diyos-Diyosan yan. Amen? So, ang bride, pwedeng magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Kaya kailangan isuko natin. Kung gusto natin makabalik tayo, kung meron sa inyo nasa ganitong kalagayan, amen, nasa Shechem, amen, sa inyong yugto ng paglalakbay kasama ang ating Panginoon, anong dapat gawin? Suko ang Diyos-Diyosan. Hallelujah. Pagkatapos, ang sabi, maglinis kayo, maligo kayo, amen, maghugas kayo ng ano, ng tubig na may salita. Hallelujah. Lahat ng mga Diyos-Diyosan na tinatago natin sa ating puso, hindi kailangan literal. Yung mga bagay na higit natin pinapahalagahan, binibigyan natin ng hindi karapat-dapat na panahon. Suko na natin. Yan ang pasimula. It's a cycle. Kailangan suko ang Diyos-Diyosan. Pagkatapos, maglinis kayo, maligo kayo. Magpalinis kayo dun sa naririnig nyo. Pag nagpapalinis kayo, ibig sabihin nyo, sinasubject nyo yung sarili nyo dun sa cleansing effect nung naririnig nyo. Hindi kayo nagre-resist. Ha? Papalinis kayo, nagpapahugas kayo. Sabi nga kanina, abay, big deal po, big time deal po itong pagpaliligo nung araw. Kasi nasa disyerto sila. Siguro dito sa syudad, medyo nakakaligo sila mas madalas. Pero nung naglalakbay sila, para maligo sila, abay, big deal yun. Kapansin-pansin pag bagong paligo sila. Bakit? Kasi kung maligo sila, eh, halos siguro buwanan. Kung kailan lang sila may madaanan na tubig, sinasamantala nilang maghugas at maligo. Kaya pag bagong ligo, uy, ganda mo ngayon. Bakit? Kasi ibang iba itsura eh. Sipin mo, malikabukin ka nilang biyahe at lahat at may kasama silang mga hayop at lahat. At, di ba?
Pagkatapos isang linggo ko, hindi nakakaligo. Kaya pag naligo, kakapansin-pansin. Diba? Eh, sila, hindi na sila nakakapansin doon sa itsura nila, sa amoy nila. Kasi, kung ano yung amoy ng hayop, yun na rin amoy nila. Kung ano kamay ng kamelyo, yun nila, magkakasama sila. Diba? Kaya nga, pagka naalala nyo nung si Joshua at ang bayan ay tatawid ng Jordan River, pupunta si Jericho, di pa kayo napadaan sa daang ito. Anong bilin sa kanila? Maglinis kayo. Maligo kayo. Ito ay may spiritual significance. Hallelujah. Nung si Joseph ay ipopwesto na sa kanang kamay ni Paraon, abay pinaglinis siya, pinagpalit siya ng damit. Diba, yun din ang instruction ni Jacob. Alam niya yung prinsipyo. Diba, kung tayo ay ipopwesto na sa Bethel, doon na matagal na gustong papuntahan sa atin ni Lord, abay dapat isuko natin yung mga Diyos-Diyosa natin, maligo tayo hanggang sa maging kapansin-pansin yung pagbabago sa atin. Hallelujah! Hindi lang ngayon. Magpalit kayo ng damit. Meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis at ang isinuot ay dati niyang damit? Kanta yun, by the way. Diba? Kailangan pagkatapos mo magpalinis, magpalit ka ng damit. At ang damit ay kumakatawan sa dating buhay natin, dating karakter natin. Can you say amen? Pag talagang naglinis ka ng salita ni Lord, abay, bihis mo rin yung kanyang, amen, katangian, yung kanyang buhay, yung kanyang salita. Can you say amen? Hallelujah. At yung robe mo ng happy at ng kalungkutan at pagkatalo at panlalamig, palitan mo ng damit ng kasiyahan at paglilingkod at papuri. Can you say amen? At ng tagumpay. Eh, so Lord, pagkatapos ngayon magpalinis, amen, ay magbihis kayo, magpalit kayo ng damit, at saka kayo umakyat sa Bethel. Change your garment, sabi, and let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, answered me in the day of my distress. So, doon lang kayo pwedeng makapanambahan ng tama pagka dumaan kayo sa prosesong ito. Amen. And sabi, so verse 5, and they journeyed. Narito na. Naglakbay sila. Marahil si Jacob ay nag-iisip pa rin, baka may nananambang sa atin. Nabalitaan nila ang ginawa nitong mga anak ko. Amen? Tingin kayo sa paligid. Baka mayroong mga gustong manakit sa atin at gustong makaganti sa atin dahil sa ginawa natin. Pero sabi sa Biblia, as they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. Isipin niyo ito. Ang biyaya ni Lord ay mayroong sapat na proteksyon sa mga sumusunod sa kanyang utos. Yung kinatatakutan ni Jacob, amen, ay pinroblema na ni Lord. Sabihin, inayos na ni Lord. Di na niya kailangan katakot. Dahil siya ay sumunod sa salita ni Lord. Sila ay naging handang mag-ayos. Diba? Isuko ang mga kailangan isuko. Ngayon nagbangon na sila, nagpalinis na sila, nagdamit na sila ng damit, nagpilit na sila ng damit. Ngayon lumalakad sila sa ilalim ng biyaya, sa pagsunod. Hallelujah, yung kinatatakutan ni Jacob. Amen. Ay inayos na ni Lord. Ang nangyari ay nilagay niya ng takot lahat ng tao na nasa paligid nila. Nung sumunod sila sa salita ng Diyos, masaganang biyaya ang natanggap nila at matinding takot naman sa mga taong nasa paligid nila. Amen. Laban sa kanila. Amen. Hindi ka pwedeng, amen, matalo at malugi sa pagsunod sa ating Panginoon. Kailangan maging handa ka lang. Handa kang bumangon. Handa kang magsuko. Ano man yung kailangan mo isuko sa hapong ito, amen, suko na natin. Amen. Dahil napakalapit lang ng Bethel. Hindi natin kailangang maghintay pa ng susunod na trahedya dahil nandito tayo sa Shechem. Amen. Dahil masyado tayong nagtatagal dito. Amen. Abot tingin na yung Bethel. Pero mas pinipili natin minsan na dito na lang. Amen. Okay lang dito. At 10 taon silang na malagi doon.
sa lugar na napakalapit na sa Bethel. So you see, ang tunay na problema nila, hindi yung distansya. Problema nila, yung kanilang kalagayang espiritual sa harap ng Diyos. Yung kanilang puso. Amen. Yun yata ang pinaka mahabang distansya. Mahirap tawirin. Eh, marinig mo yung katotohanan ni Lord. Amen. Pumasok sa isip mo at pagkatapos magpasya ka na yung salita ng Diyos na yun ay pabiyahihin mo yung papunta rito sa iyong puso. 12 inches lang yan, no? 12 inches lang yan. Ganyang kalapit yan. Pero ang dami sa atin na paulit-ulit na papakinggan yung sinasabi ni Brother Ray. Pero pinipili natin manatiling nasa isip lang natin at tuloy lang ang ligaya. Tuloy lang ang gawin natin. Diba? Tuloy lang ang ating mga activities. Alam natin na hindi tama kay Lord. Samantalang ang Bethel ay 12 inches lang. Diba? Ano yung magpapasya lang kayo? The power of decision, Lord, totoo. Ngayon na pagtanto ko, Lord, magbabangon ako. Susuko ko na lahat ng ito, Lord. Ngayon, pagtagtagal pa ako dito, Lord, hindi ko lang kung gaano katagal pa ako mananatiling buhay. Kailangan magpasya ako ngayon. 12 inches lang yan, galing sa isip. Kung yung pababaksakin, papunta sa inyong puso. E masusumpungan nyo isang altar na nakanda. Amen. Kung saan pwede kayong tumawag kay Lord at ang inyong pananambahan ay maging katanggap-tanggap. Amen. Tayong lahat ay tumayo ngayong gabi. Praise the Lord. Arise! Go up unto Bethel. Amen. Dapat samantalahin nyo ang pribileyo na makapanambahan ng katanggap-tanggap. Kasi sa pananambahan, kailangan may tama kayong pagkakilala sa Diyos, pero kayong tamang aral. At ang message, inagbigay sa atin ng tamang aral, inayos niya ang mga maling konsepto tungkol sa Diyos, tungkol sa kabanalan, tungkol sa batas, tungkol sa maraming bagay, tungkol sa maraming bagay ng buhay. Lahat ng mga bagay na sabi sa Biblia, loose ends ng mga nakaraang panahon, hindi nila nabigyan ng karampatang paglilinaw, ay nilinaw lahat ng Diyos sa pamamagitan ng mensahero. At ngayon meron tayong tamang doktrina. Amen. Meron ba kayong doktrina? Of course. Huwag niyo sabihin, wala kaming doktrina. Biblia lang. Ano ba yung Biblia? Doktrina. Yan nga yung doktrina natin, yung Biblia. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ sa Mark chapter 7, in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. So wala raw kabuluhan ang pagsamba ng mga taong yun. Dahil ang kanilang tinuturo ay utos ng tao bilang mga aral nila. At dahil doon, yung pagsamba nila. O yung sabihin, hindi sumasamba ang mga Pariseo at Saduceo at mga religious people ng panahon yun. Amen? Sila ay sumasamba. Grabe yung pagsamba nila pero walang kabuluhan. Bakit? Ang kanilang doktrina ay mali. Ang kanilang doktrina ay utos ng tao lamang. Ano gusto ko ipakita sa inyo? Hindi kayo kailangan matakot na baka hindi maging katanggap-tanggap ang aking pagsamba. Dahil ang ating doktrina ay pinatunayang nakabase sa salita ng Diyos at binindikan ng ating Panginoon. Kasi yung doktrina natin, yung aral natin, yun ang mistulang hain na nasa ating altar. Naisip niyo ba yun? Sino ba ang hain natin? Pagka ikaw ay sasamba, kailangan may hain ka. Pag may altar ka, kailangan meron kang ilapag dyan na hain. At pag walang hain, walang ikukonsume si Lord. Diba? Wala siyang tatanggapin na pagsamba. Ano ang hain natin? Ang kordero. Si Kristo ang hain natin. Siya na tinitipon ng lahat ng hain na inahain ni alay nila nung araw sa Old Testament. Lahat ng yun ay tumuro kay Kristo. At si Kristo, amen, ay pinahayag sa ating panahon ang kordero ng Diyos. Siya ang salita. Siya ang ating doktrina. Intindihan niyo ba? Kaya hindi tayo dapat matakot. Amen. Dapat lumapit tayo sa trono ng awa. At yun ang gusto ko ipaalala sa inyo, awa, habag. Habag, hallelujah. Kung kayo ay lalapit sa Kanya sa merit ng inyong kabutihan, palagay ko'y dapat matakot kayo. Kaya alam nyo na kapos, anumang kabutihan
nagawa niyo sa hinihiging katwiran ni Lord. Pero tayo ay lumalapit sa trono ng awa na kinikilala ang ginawang sakripisyo ng kordero ng Diyos. At hindi lang po siya nagsakripisyo para sa atin, binigay niya ang kanyang buhay sa atin. At ngayon, binigay niya tayo ng karapatan na dalin siya sa ating puso bilang hain natin na iaharap sa Diyos. Tamang doktrina, tamang aral, salitang ipinahayag, yan po ang hawak natin. Hallelujah! Kaya hindi kayo dapat mangimi na magtaas ng kamay at magpuri, sumambit ng banal na pangalan niya. Hindi kayo dapat matakot na humingi ng tawad dahil meron tayong kordero, meron tayong alay, meron tayong doktrina na tama. We're not worshiping in vain. But we've come to Bethel with the right altar and with the right sacrifice. But make sure, isuko nyo na lahat ng idolo. Pag-iisip, idolo ng pag-iisip, idolo ng puso. Nagpalinis na kayo sa salita ng Diyos. Amen. Minsan may mga lumalapit sa akin, humingi na, Brother Ray, pag-pray mo na, bless ako ni Lord, na bigyan ako ng revival dahil ako ay nalalamig na. Gusto kong bumalik ang dating ningas ng aking pananampalataya. You know, kahit anong prayer ang gawin ko, kahit anong basbas, kahit anong sigaw ko sa inyo, kung meron kayong mga dapat isuko na hindi nyo sinusuko, walang mangyayari sa aking prayer. Kailangan may isuko tayo. Kailangan magpalinis tayo, magpatuwid tayo. Kailangan magpalit tayo ng damit. And then we can come to Him boldly para manambahan sa Kanya. Ama namin, sa gabing ito, malinaw po ang mensahe mo. Hindi po ito panahon ng panlalamig. Hindi na ito dapat maging patotoo ng iyong mga anak na nanlalamig ako, na nakakaipon na ako ng mga Diyos-Diyosa ng sanglibutan. Oh, my Lord. Ay napakalapit na ng iyong pagbabalik. Panginoon, matagal na ako masyadong nagpaikot-ikot sa bundok. Paikot-ikot sa bundok. Hindi ako humahayo para tumbukin ang lupang pangako. Sa gabing ito, Panginoon, alam ko ng dahilan ng lahat ng panlalamig, lahat ng hindi magandang pangyayari sa aking buhay, lahat ng kadustahan, lahat ng klase ng Lord, mga nakakahiyang mga pangyayari sa aking buhay dahil ako, Panginoon, masyado ng matagal sa Shechem. Samantalang napakalapit lang ng Bethel, Lord, ang kailangan lang ay magbangon ako. Magdesisyon ay suko ito mga bagay nito na namamagitan sa atin. Magpalinis sa iyo, Panginoon! Ito ba rin ang dati kong damit? Isuot ang bagong damit. Ang katuwiran mo. At pumanik na ako, Panginoon, sa Bethel. At pahalagahan ang iyong presensya. Pahalagahan ang pananambahan, Panginoon. Oh God, kung nanlamig kami sa anumang paraan, Lord, sa aming pananambahan, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang mga kabataan, Lord. Oh God, kung merong mga dating, Lord, alam nila kung anong ibig sabihin ng unang pag-ibig. Lagablab ng pagmamahal at devotion sa iyo. Oh God, ang mundo ay madaya at may paraan para kami ilayo, para kami aluwin sa sanglibutan. But Lord, salamat at merong ganitong mga gawain. Merong pangaral ng salita ng Diyos. At merong kang mga pangyayaring tinala sa Biblia nang sabi, hinayaan mong mangyari sa kanila at maisulat para kami ay paalalahanan. Oh God, Jesus, tulungan mo kami ngayon, Ama. Tulungan mo mga anak mo. Patawarin mo lahat ng kahinaan namin, lahat ng pagpapatumpik-tumpik namin.
Oh Lord, sa church na ito, Lord, kung meron kami mga bagay, patumpik-tumpik pa namin na isinusuko, Lord, say, oh God, patawarin mo kami, linisin mo ang iglesia ito, Panginoon, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Oh God, ayaw mong salita mo, Lord, ay dumaloy ng mga kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Oh Lord, hallelujah, ang mga leader, Lord, ang mga elder, oh God, hallelujah, bigyan mo ng isang matibay na relasyon sa iyo. Pabalikin mo silang lahat sa Bethel, Lord. Ay mo mga ama ng tahanan ay manguna, Panginoon. Bilang mga saserdote, sa mananambahan, aglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, kaming mga hindi karapat-dapat. Kami, Panginoon, na paulit-ulit na nagkakamali at sumasalangsang sa iyo. Imbis na itapon mo, Panginoon. Palagi mong inaabutan ng biyaya mo, Ama. At inaakay, binibigay, pinapakita ang daan para makabalik sa iyo. Oh, God, thank you for your grace tonight. Thank you, Lord. We praise you and we honor you. We thank you. We thank you, Lord. We need you, Father. Gusto namin express sa'yo kung gaano kakahalaga sa amin. O, gusto namin express sa'yo kung gaano kahalaga ang presensya mo sa amin. Oh, God. Hallelujah. Amen. You mean more than life to me. Yan ang sabihin natin. Pwede ba natin awitin yung kung meron tayong ganun? Amen. Kung meron tayong lyrics nun. Amen. You mean more than you are. Like a desert. Like a... Cause you more than life to me. Everything to me. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Let's just worship Him tonight. Hallelujah. Manakalam na awitin natin sa bayan sa pag-awit. Lord, without you, I couldn't face each morning, and without you, and without you, hallelujah, Lord, without you, I couldn't go another moment. Lord, without you, I couldn't go another moment. Without you by my side. Let's sing it now all together. Cause Lord you. Cause Lord you. To me. Yes Lord you. Are everything to me. More than anything, more than anything, cause you are everything to me. Just sing it one more time in chorus, tayong lahat, hallelujah. Cause Lord, you are everything. Yes, Lord, you are everything to me, and I love you.
last stanza. Hallelujah. Like a desert in need of water. Yes, Lord, beloved. Like a sailor who longs for the sea. Yes, Lord. And like the story in need of an author, oh Lord, need you always with me. Cause Lord, are everything to me. Let's express it now. Hallelujah. Yes, Lord, you are everything to me. And I love one more time now, everybody, sing it from my heart. Hallelujah. Cause Lord, you are everything to me. Yes, Lord, you are everything to me. And I love you more than anything, cause you are everything to me. I love you more than anything, and I love you more than anything, cause you are everything to me. Let's just worship Him. Oh, let's just worship Him. Hallelujah. Thank you for Bethel, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Ganyan ka namin kakailangan, Panginoon. Hallelujah. Kailangan dumating dyan, Lord. Ang level ng aming pagpapahalaga sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon, ng iyong mga anak. Jesus, makita nila kung gano'n sila kadesperado kung wala ka. Oh, my Lord. Tulungan mo po sila ngayon. And let them just express it, Lord, as they worship you tonight. Oh, God, how we appreciate Bethel. How we appreciate the house of God. Salamat po sa lugar na ito. Salamat sa ministry. Salamat sa presence mo, Lord. Salamat sa mga musicians na narito. Salamat, Panginoon, sa mga song leaders. Salamat, Panginoon, sa Lord, mga elders namin na naglilingkod. Bahagi ng pananambahan. Oh, God, din na namin hayaan, Panginoon, na malayo pa kami. Hallelujah, sa lugar na ito, sa pananambahan sa iyo. Oh, God. Mistula itong tubig, Panginoon, para sa amin, Lord. At kami, mistulang disyerto na nangailangan ng tubig na ito. Oh, God. Dilgan mo, Panginoon, ang iyong mga anak.
ilgan mo ang kanilang mga puso, Lord. Ngayon na nagbalik sila, ngayon na nagbangon sila, na ngayon ay, Lord, gusto nilang umakyat, Lord, sa kinaroroonan mo. Salubungin mo sila ngayong gabi. Salamat po. Purihin ka. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung tawagin si Brother Joseph para pangunahan tayo, pagtatapos natin gawain, umagitan ng isang panalangin habang nagpe-pray ating kapatid na ating mga pangailangan, isuko natin sa kanya, taas natin, ilingin natin ang katugunan ng ating yes, Panginoon. Lord, hallelujah, Jesus, oh God, amen. Thank yes. you, Jesus. Lord God, sinabi po namin, Lord God, binigkas namin sa awit, oh God. You're everything, Father. But Lord God, hindi po sapat yun. Lord God, tignan mo, Ama, kung paano itong binibigkas namin na nagmumula sa aming mga puso. Lord, na maging katotohanan nito, Lord God, na ang iyong mga salita, Panginoon, namin tinanggap, Panginoon, na maging totoo sa bawat isa sa amin. Yes. Lord God, nais namin tumalima sa panawagan mo, Panginoon. Bumangon ka. Lord, paintulutan mo kami makabangon sa oras na ito, Panginoon. Kami magdesisyon sa aming mga sarili na kami maglilingkod. Kami susunod. Kami tatalima, Panginoon. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay treasure namin. Ang mga pangangaral na namin napapakinggan, Panginoon, ay may treasure namin sa aming mga puso. Oh Lord God, dahil oh Lord, nais namin mahalin ka, Panginoon. Hindi namin kayang pantayan ang pagmamahal mo, oh God. At Lord God, narito po kami. Ito lang ang kakayanan namin, Lord God, na isuko sa iyo ang aming mga buhay. Na Lord God, na ang pagnanasa namin, Panginoon, na masunod namin. At Lord, kami makaparoon sa Bethel, Ama, upang kasamahan mo, Panginoon, upang kami magpawalang hanggan, Panginoon, may pamalas, oh Lord God. Totoo ang mga salita. Totoong meron kang pinili. Totoong meron kang inihalal, Panginoon, upang Lord God, maging maganap ang iyong mga salita na mahayag ka sa pamamagitan ng iyong mga anak. Narito po kami, Panginoon, Lord God. Hindi tulad po na namin narinig, hindi namin piniling aming ama, dapat ikaw ang pumili sa amin. Kaya kami nagagalak, kami natutuwa, Panginoon. Kami dapat naman, Lord God, tumalon sa kagalakan. Dahil, Lord God, narinig namin, Panginoon, na pakila na ipumalas mo sa amin kung sino kami, Lord God, sa sanlibutan ito. Oh, Lord God, ano pa po, Panginoon, ang pwede namin gawin para, Lord God, na malugod ka sa amin. Kung di, Lord God, na kami maging tapat at tumalima sa iyong mga salita. Hallelujah, Lord God, marapat ka, Panginoon, na itaas sa aming mga buhay. Marapat ka, Panginoon, Lord God, na makita ng sanlibutan na mayroon Diyos na buhay na gumagawa at kumikilos sa panamamadilim na sanlibutan ito. Lord God, marami pong salamat, Ama. Salamat po sa iyong lingkod na ginagamit. O, higit mo po siyang kasiyahan, Panginoon. Higit mo po siyang gamitin, Panginoon. Maging Lord God, magumapaw ang anointing na ito, Panginoon, upang tumaloy patungo sa bawat isa sa amin. Upang kami man, Ama, ay magamit mo, Lord God, magliwanag ang iyong kaliwanagan, Panginoon, yes, sa buhay ng bawat isa. Sa iglesyang ito na pinili mo, Panginoon, na magkatipon-tipon. Lord God, maging liwanag sa dakong ito na lugar na ito, Ama. Lord, marami pong salamat. Ikaw po ang banal na makapangyarihan Diyos na gumagawa at kumikilos ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya itinataas namin sa iyo, Ama, lahat ng papuri, yes, lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat. Itatanggal ka namin sa amin mga buhay. Marami pong salamat, Ama. Lord, ikaw po ngayon ang iyong basbas, pagpapala. Kami ahayo, Panginoon, may kagalakan, may ngiti sa aming mga labi na makikita, Panginoon, ng mga tao sa aming mga mukha, sa expression ng aming mga kilos, Lord God. Mayroong nangyari sa aming mga buhay. Amen. Mayroong nabago sa aming mga buhay. Mayroong Diyos na nahabag sa amin. At Lord God, na mamalas nila ngayon, Panginoon, ang Lord ang kahamuan ng aming mga mukha dahil nakita ka namin ang harapan. Marami pong salamat, Ama, sumayong kapurihan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless you. Kamay tayo sa isa. Ngayon hanggang sa muli natin pagkikita, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Thank you.
All right.